Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ayan, so for today's video, tuturuan ko kayo kung paano kayo mag-e-edit sa inyong TikTok application mismo. Hindi nyo na kailangan ng iba pang editor. Ituturo ko sa inyo yung pasikot-sikot ng pag-e-edit dito kay TikTok using your Android phones. Ayan, so kung gusto ninyo malaman kung paano, just keep on watching! Halos karamihan sa e-commerce business ay meron ng automatic responses sa kanilang mga Facebook pages. Bukod sa automated na, ay mas makakatipid pa dito compared sa mag-hire ka pa ng admin. Ang Chat Fuel ay isang chatbot system kung saan ay automatic na may sasagot sa mga inquiries natin. At kasama na dyan ang pag-collect ng information ng customers na pwede natin makita sa Google Sheets. Kung gusto mo ng templates for free at full assistance from Chat Fuel team, just click the link on my description box and get your promo code for 2 weeks free subscription. So kung napapansin ninyo guys, nandito ako sa mismong application ng TikTok para mapakita ko sa inyo kung paano tayo nag-e-edit. At hindi nyo na kailangan ng iba pang application. Kung kayo'y nag-uumpisa pa lang, pwede na dito na kayo sa TikTok direkta na mag-edit. So kumuha kayo ng inyong phone at mag-video-video muna tayo. Bibigyan ko kayo ng video sample, paano mag-e-edit ng filters, paano mag-e-edit ng effects, ng voice, keme, voice over, etc. etc. So let's go na sa tutorial. Una muna, mag-video muna tayo. Itong products na to, underarm whitening. Magre-record muna tayo ng buo guys, tapos mamaya, tsaka natin siya i-edit, i-cut and everything, tsaka natin siya ipapolish later. So ngayon for the video-video lang muna. So i-record ko na. Ito rin ba ang maitim na ito na ang product sa'yo, ang whitening soap. Ang tubi, ang laki pa nung sabon. Tingnan niyo yung sabon ha. Nasira yung audio ko dyan, hindi ko alam kung bakit, pero ito, ire-record ko na lang guys. Andito na tayo sa editing part kung saan nag-video ako nung aking TikTok video. Tapos, ang gagawin nyo lang, pag gusto nyo mag-stop, mag-record, pindutin nyo lang yung nasa gitna. So, click nyo lang yung gitna ulit kung gusto ninyong mag-record ulit, kagaya nyan. Tapos, pag gusto mong mag-pause o stop mo lang siya, click mo lang yung stop sa gitna. So, kunyari guys, nagkamali kayo ng pagre-record, pindutin nyo lang yung dyan na letter X, dyan sa baba. Tapos, matatanggal na yung pinaka-last clip. Then, i-click nyo lang yung discard. Kapag tapos na guys, click nyo lang yung check dyan sa baba kapag okay na kayo dun sa recording ninyo. Next naman guys ay mag-edit tayo ng audio filter. So click nyo yung audio editing kung saan dito makikita yung mga boses ng chipmunks. Ayan, yung nauuso ngayong boses sa TikTok na nangangatal-ngatal. So dito yon. So click nyo muna yung trickster. Yan yung nauuso ngayon na voice filter dito sa TikTok. Antayin nyo lang na mag 100% yan kasi magko-convert na yan sa boses na kakaiba. Charis. Guys, ang ginawa natin dito ay hindi voice over. Habang nagre-record ako ay nagsasalita na rin ako dyan. So, ang next ay i-click nyo yung edit. Pero dapat ito yung mauuna. So, entering edit will remove voice effects. Continue. Okay lang. Sige, ulitin nyo na lang mamaya yung voice filter. Click nyo lang yung confirm. Kasi dapat mauuna yung edit natin bago yung audio editing, okay? So yan, edit muna natin yung pinaka-video kasi magka-cut tayo dito ng mga parts. So dito guys, yung mga hindi natin kailangan na clip kasi mabilisan lang to, i-click nyo lang yung pinaka-video. Pag na-click nyo yung mismong video na ginawa natin guys, i-click nyo yung split dyan sa baba, ayan. So dyan sa split, kung alin yung part na ayaw ninyo, yun ang tatanggalin natin or i-delete natin. So, itong unang part ng video, yan yung kailangan nating ma-delete. Then, click nyo lang yung delete button or tab dyan sa baba. Ang next naman guys, ay pipili na tayo ng music natin. So, click nyo lang yung sound. Pwede ninyong gawin ito na background music para hindi boring yung video. So, click nyo yung sound guys. Pagka-click nyo yung sound, may dalawang option dyan which is add sound at sound effects. So, dun tayo sa add sound. So, dito pipili na kayo dyan kung ano music yung bet ninyo. Kung meron kayong favorites na sinave or merong dyan mga gusto ninyong i-search na title, i-search nyo lang. Okay? So, yan yun sa akin. For video rejected,
Doctor, Kineme Kineme. So click nyo lang yung check kapag nakapili na kayo ng music. So sa sound effects naman guys, wala naman masyadong bearing tong sound effects. Hindi naman halos gumagamit kami nito talaga. Kahit ako personally, hindi ako gumagamit ng sound effects kasi nakakatagal lang ng pag-edit. Okay, so kung lalo ako nag-voice over, okay na ako sa voice over ko. Kapag gusto nyo bumalik sa pag-edit, click nyo lang yung parang back button dyan sa baba. Click nyo lang yan guys para bumalik kayo dun sa mismong pag-edit natin ng videos. Next naman ay yung text. Kung gusto ninyong malagyan ng mga text dyan sa mismong video natin, click nyo lang yan. Tapos add text. Mamaya may shortcut nyan dun sa pinakalabas ng video. So kunyari whitening, underarm, kineme root. Kung ano yung gusto nyong ilagay dyan, nandyan na. Pati yung colors, nandyan na rin. Pati yung mga fonts, nandyan na rin guys, yung mga options. So depende na lang sa inyo kung anong gusto ninyong ilagay na fonts. Okay? Tapos dito, pwede ninyo siyang i-adjust. Pwede ninyong ibaba or itaas. Ayan, pwede nyo rin i-adjust siya kung gano'ng katagal ninyo gustong makita yung text na yan sa mismong screen. So ayan yung color pink, diba? Yung color pink sa baba. Pwede ninyo siyang i-adjust-adjust para kung gano'ng katagal yung duration na gusto ninyong mag-appear yung text na yon sa video. Tapos guys, pwede nyong pindutin yung text to speech para naman magsalita yung text na ginawa natin. So kung mapapansin niyo yung ibang videos ay automatic nagsasalita yung TikTok text, underarm whitening, yung mga ganon. Kasi hindi natin maririnig ngayon dahil nasira yung audio ko dito sa pag-screen record guys eh. So yan, kapag ayaw nyo naman na magsasalita yung sinulat ninyo na text or nilagay ninyo, click nyo lang yung cancel para mawala yung text to speech, okay? Ganun lang siya kadali guys. Tapos yung captions na nakikita ninyo dyan, huwag nyo na masyadong pansinin yan guys kasi parang translation lang yan sa American language or Chinese or Emerut. Hindi naman natin masyadong ginagamit yan. So huwag nyo na yung pansinin. Not unless kung English talaga yung language ninyo at may gusto kayong lumabas dyan na parang subtitle, gamitin ninyo yung caption. Pero sa atin huwag na kasi mali-mali rin naman yung translation kasi. Ang next naman guys ay yung overlay. Yung overlay is magpapatong tayo ng video or picture dyan sa mismong video natin. Di ba may nakikita kayo na ganon? Ito ay ginagamit kapag halimbawa meron kayong before and after, ganyan. So, yun, pwede ninyong gamitin yung overlay guys kung meron kayong gusto ipakita na another video or another picture. So, kunyari ito, na mili tayo na isang picture, ipapatong natin dito sa mismong video natin. Lagay nyo lang sa left or right, sa gitna or sa baba. Depende sa inyo, guys. Okay? So, lagay nyo rin dyan kung gano'ng katagal nyo gustong makita yung picture or mag-reflect dun sa pagsiset sa duration. So, bali, scroll nyo lang or i-drag-drag nyo lang yung picture. Ang next naman guys ay yung effects dyan sa baba. Yung effects ay etong mga pwedeng mga pa-circle or yung mga nagbe-blur. Yan yung mga effects na pwede ninyong gawin sa video ninyo. Pero hindi na ako gumagamit masyado nitong effects. More filters yung ginagamit ko po pagka nag-e-edit ako ng video. Kasi hindi naman ano yung in-edit natin, travel. Ito more on ano naman siya, products. So hindi ako gumagamit nitong effects. Pero depende pa rin sa inyo kung anong gusto nyong mangyari sa video ninyo. May isa pa pala guys, yung speed kung saan pwede ninyong pabagalin or pabilisin yung salita ninyo. Yan, so click nyo lang yung speed, i-adjust nyo lang kung gano'n nyo kung gustong kabilis yung boses ninyo or yung pinapakita ninyo sa video, depende. Then i-click nyo lang yung save once done. Tapos, doon naman sa volume, guys, pwede ninyo i-adjust yung volume. Ayan, pwede ninyo lakasan yung boses ninyo since hindi naman tayo nag-voice over. Direkta na nating nirecord yung boses natin habang nagpapakita sa video. Ayan, so click nyo lang yung volume, then click on save pagtapos na kayo mag-edit ng inyong video. So, ayan na yung finished product natin. And don't forget, guys, to go back to audio editing kung e-edit pa rin kayo ng voice filter na si Trickster. Again guys, yung Trickster available lang siya sa Android phones kasi kahit na-trainay ko siya sa iPhone 13, iPhone 8 Plus at saka iPhone 6, wala. Wala talaga tong Trickster na feature na to. I-click nyo lang yung save kapag katapos na. Andyan yung save guys sa taas. Don't forget na mag-save-save talaga kayo pagkakatapos ng video, okay?
Tapos dito sa labas ng videos mismo, nandiyan na yung shortcut. Meron na diyang text, sticker, ayan yung sticker. Pwede kayo maglagay dyan ng mention, hashtag po, location, ask, question and answer, at saka iba-ibang klase ng stickers. Pwede kayo maglagay niyan sa video ninyo para pangdagdag or pang-attract sa video mismo para mas lalong maganda. So, nandiyan din yung mga volume o gusto ninyong i-adjust yung volume ng original sound, which is yung kayo mismo yung nagsasalita, i-adjust nyo. Tapos yung added sound, yan yung dinagdag natin na music kanina. Pero dito, hindi ako naglagay ng music kasi, pero pwede nyo na rin lagyan kung gusto ninyo. So, add sound lang kayo. Dyan mag-a-appear yung mga music. So, pili na lang kayo kung anong gusto ninyong music na ilagay. I-adjust ninyo guys yung added sound based doon sa pangangailangan ninyo. Huwag masyadong malakas yung background music ha, or yung music na pinili natin. Hindi pwedeng mag-overpower yung music doon sa sinasabi natin kasi dapat maintindihan yung boses natin, lalo pag ganitong klase ng mga videos. Kapag naman walang boses at gusto naman ninyo ay puro music lang, o dilaksan ninyo yung music, pagkatapos tanggalin ninyo yung original sound or i-zero out ninyo para hindi marinig yung mga background or nagsasalita sa background ninyo, okay? Kapag napolish nyo na yung video at tapos na gusto nyo nang i-post, i-click nyo na yung next. At pag na-click nyo naman yung next guys, eto yung mga lalabas. Okay nyo lang yan, English auto-generated caption. Sige, okay nyo lang. And then, add link. Yung add link guys, lalabas dito yung mga affiliate products na dinagdag na ninyo from Creator Tools. Okay guys, magkalinawan tayo. Walang lalabas dyan sa ad link kung hindi pa kayo naglalagay ng affiliate products. Huwag kayong maghanap ng affiliate products dyan kung hindi naman kayo nag-a-ad. Okay? So yan, so importante yung hashtag, tas lagay nyo rin dyan yung describe, yung post ninyo. Basta bahala na kayo kung anong gusto ninyong ilagay. Pero sa akin, underarm whitening, huwag masyadong mahaba yung nilalagay ninyo dito kasi hindi rin naman yan masyadong mababasa. So dapat, as much as possible, mga 5 words okay na yon, 3 words okay na. Tapos lagyan nyo na lang ng hashtag. Hashtag na TikTok Budol, TikTok Finds, etc. etc. Depende sa inyo. So, yung ilagay ninyo dyan is yung relevant or ano, tugma dun sa product na pinapakita ninyo. Huwag na kayo maglagay ng kung ano-ano pa. Ito, TikTok Finds. Siyempre, yung mga uso sa TikTok, TikTok Budol, mga products sa TikTok, ibig sabihin. Tapos yun, yung mga underarm whitening. Okay? So, hashtag-hashtag lang kayo dyan. Piliin ninyo yung mga mararami ang hashtags na. Tapos, ayan na nga yung ad link na sinasabi ko sa inyo, or yan yung yellow basket. Okay? So, mag-a-add tayo ng product. Product kasi binibenta natin to, at ilalagay ko dyan underarm whitening. So, kasi nandito na to sa aking basket mismo at na-add na natin to as affiliate product, kaya ito ay mag-a-appear dapat dito. So, at this point, mag-a-appear to kasi ito yung mga dinagdag ko dito sa affiliate products ko. So, kiklik ko lang yung add para mag-appear siya dyan sa yellow basket sa mismong video para pag napanood ng mga tao ay bibili sila at ikiklik lang nila yung yellow basket at lalabas na yung product na yan. O, diba, bongga, ang galing. So, add lang. Tapos, ayan na siya. Guys, again, reminder, etong mga affiliate products na dinadagdag natin, magdagdag kayo ng at least 2 hanggang 3 or 4 hanggang 10 pwede na affiliate products na magkakatulad dito sa pinopromote ninyo. Bakit? Kasi minsan nasusold out yung mga products na yan sa ibang shop. So, dapat may ibang shop pa kayo na backup. Kasi pag nagtrending yung video at nagsold out yung product na pinopromote ninyo, tapos isa lang yung product link, at nawala pa yon, edi sayang ang benta, diba? So, kaya dapat may backup kayo. Kahit mawala yung isang product link na sold out, binura ni TikTok, or kung anumang reason kay seller side, edi meron pa tayong mga backup. At least, hindi sayang yung video, okay? So, yan. So, wag isa lang. Dapat, kung masold out yan, meron ka pang backup na isa. Okay? Pag nasold out ulit yung pangalawa, o at least, meron ka pa ulit backup. At least, 4 man lang, guys, para sure kayo na may mabebenta pa rin kayo dun sa video. At least, may reflect. Then, i-click nyo yung post. Pag ipopost nyo na, then click drafts kung gusto nyo pa siyang balikan mamaya. O ako, drafts muna. Hindi ko muna siya ipopost kasi ang dami ko ng post ngayong araw. Please subscribe to my YouTube channel, guys. Thank you so much for watching and I hope nagustuhan ninyo yung video. Mag-comment lang kayo dyan kung meron kayong mga katanungan or i-message ninyo ako sa aking Instagram account. Nandyan yan sa aking banner dito sa YouTube para makita ninyo yung Instagram ko. Thank you so much, guys, for watching. See you on my next vlog. Bye! Happy selling! Hello!